Ito na tayo guys, so go big highway. Ayun guys, so meron kaming ano, problema ngayon. Yung tulay, yung daan doon, sinisimento. At o, kaya pala mukhang bago yung dinadaanan namin. Okay, hindi namin alam paano iikot doon. Pero mukhang ito naman yung daan. Malambot kasi buhangin dyan eh. So dito tayo sa kanang way. Ayun. Okay, may tao. Share ko lang guys tong Govic Highway dito sa first part ng third part ng Mapanuepe series natin. Ito kasi dinadaanan namin, 'di ba? Ito yung typical or hindi typical na dinadaanan papunta sa Mapanuepe Lake. Bukod dun sa Lakar Highway. Mamaya papakita ko sa inyo kung nasaan yung Lakar. Bakit di kami dun dumaan dun sa typical na dinadaanan ulit. So ito na guys yung kaduktong nung daan. Ayun o, yun po tayo doon kanina tayo. Ayan, road close. So yung detour na dinana namin, around 5 minutes lang. Talagang iikot lang kayo doon sa tulay. Talagang talahiban lang. Medyo creepy first time kasi talagang nakatago. And then ito, nakita nyo, bagong gawa lang yung daan. So Govic Highway guys, kapag nakita nyo sa Google Maps, parang looban lang siya talaga ng mga maliliit na barangay. And then, ayan, ganyan lang kalapad yung daan. Pero wala naman kayo mga kasalubong masyado. Sa medyo may part dito na parang looban na rough road, pero medyo maputik siya na compressed na, so mas safe. Ayan, dito sa kaliwang part, dito yung Lahar Trail, dun sa kaliwa, ay mataas siya. So dun sa ending ng video natin, dun sa pauwi na, dun sa marami kong shoutout, makikita nyo, dun naman, nasa kaliwa rin tayo. Ito yung nasa babang part. Itong kanto na to, kapag na-reach nyo to, parang annex stop nyo na dito is yung tulay papunta doon sa solar plant. So kapag dumiretso pa kayo dito, papunta na to doon sa red na tulay na sinarado na. And then ayun, malalaman nyo kayo ate mamaya kung bakit ba siya sinarado. Palagay ko yung iba dito, mga nag-a-apply na tour guide doon sa mga pumapasok na na-detect nila na walang tour guide. Ayun, mukha nga mga kasing walang tour guide. Wala nga kami alam eh. Kaya nag-a-approach sila sa amin. Ate, ano po yung nilalag? Pangalan lang po. Pangalan po, sir. Tapos po, meron po tayong payment for ecotourism fee, sir. Sa government message po yon. Pangalan daw, man. Ito, isang name na lang. Magkano po? 30 peso each lang po, sir. Ate, ito po. Ate, yung mga sasakyan, iba yung daan sa motor? Same lang din po, sir. Pero pwede. Yung kung may tour guide kayo, sir, itadaan nila kayo doon sa may tulay na bakal. Ay, sir, doon po hindi na po pwede doon, sir. Ah, bawal na ba doon? Opo, kasi may damage na siya. Ah. Possible po na baka mahulog po kayo. Ay, anong plate natin? Kabisado mo. 30 pesos isa yata. Maganda. Ate, pwede pasuyo na lang ng plate. Ah, 30 ba isa? Sorry, ate. Opo. Baka limutan ko kasama kita eh. Ingat po sila. Sir, basta huwag na po kayong dadan sa may Pwede place. Namin silda na lang itong mga to. Ay, yan sir, mga solar po kasi yan eh. Kumabutan ayun sa bridge siya na bato, ano? Yung mga sasakyan. Ah, yung mga sasakyan na lang. Yes po, sir. Salamat po. Yan, sir. Ingat po kayo. Ate, okay lang, sama kita sa vlog ko. Sure, sir. Hello mo. Anong pangalan mo, ate? Winnie Ragacho. Ayun, shoutout kay ate. Maraming salamat po. Ayun guys, sayang. Hindi tayo makakaraan dun sa tulay na bakal. Yun lang talaga gusto kong puntahan dito eh. Tapos na kami kumain. Pack up na. Bili lang kami ng ano. Bibili lang pala ako ng ano, soft drinks. Medyo malayo eh. Tara. So ayun na nga guys. Pakita ko lang din sa inyo yung paligid ng Mapanuepe Lake. Kasi konti lang din yung video ko nung paligid. Kasi puro yan lang din naman yung makikita nyo dito. Puno, yung lake syempre. Then yung paligid ng mga bundok. Yun nga pala guys, pwede kayo magtapo ng basura dun sa pinakabilihan dito, yung tindahan. Huwag na tayo magkakalat sa mga gantong lugar, para nga wala nyo naman, no. Kaya na nga lang tong bibisita, kakalat pa kayo. And then yan, yung nakita nyo, napakalawak na space para mag-camping. So para dun sa mga nagtatanong kung may enough space, I think isang barangay o tatlong barangay kasha dito mag-barangay talaga yung in-example ko, no. Pero kitang-kita nyo naman, di ba? Panis, meron naglilitsyon dun, eh. Yung kasabay na aming crosswind kanina, naglilit yun ng pork belly, pare. Guys, uuwi na kami. Medyo lumalamig kasi yung hangin. Ayun,
kasi kapag na ulan, yun, nagliligpit lang kami ng mga ganito. Siyempre, mga ano rin to, mga 30 minutes din ligpitin to mga setup namin. Hanggang doon po sa may bagang, dahil alam nyo naman na po doon, may risk naman. Di ba may bundok po doon na maliit lang? Yun po. Yung bago pumunta sa power plant? Opo, doon po. Kasi yung dinaanan nyo po kanina, ano po yun, boss? May tubig? Oo. Baka dito po kayo sa baba. Pero dinaanan namin yung bundok na yun. Opo. Pero yung dadaanan natin, kung may tour guide, hindi, walang tubig. Wala pong tubig, doon na lang po yung last na lang po doon sa may... Bali, mas madali ang daan kapag may tour guide. Parehas lang din po, boss. Ah, ano dahil man, tour guide. Din po kasi yung, ano, yung lahar. Oo nga. Pero, eh. Pero, kung may tour guide po kayo, hindi kayo maliligaw. Ano, tour guide tayo? Ah, sige, kuya. Ayun, nakuha na nga naming tour guide doon si kuya, and swerte namin, may kolong-kolong si kuya. Ah? So dito pa lang sa part na to, pinag-isipan na rin namin na i-ask si kuya kung pwede ba kaming ipasakay na lang Jimmy Sis yan. And then, ayun nga, may sumakay dito kaya hindi na kami nagtanong eh. Pero nung dumating kami dun sa Maylar, ayun na, sila na nag-offer na sumakay na. Ibang tao dito guys, sobrang honest nila. Nakita niya naman sa mukha ni kuya, hindi siya makapag-ano eh. Makapagsabi ng mga, parang kung alam mo, kung sa Maynila mo ma-encounter itong mga pinagtatatanong ko, talagang mabubudol kay. Okay, pero to si kuya talagang kita mo sa kanya na gusto lang niyang ano, gusto lang niyang kumita, magtrabaho. Kung nakita niyo sa part na to, tinaas ni kuya yung ano, upuan eh, pero mas safe sana kung mas mababa yung upuan. Pero okay lang din, basta biling ko lang talaga sa kay Mrs. na humawak na mabuti. Pagka talaga nandito ka sa trail na to, dito sa Mapanuepe Lake, lamang talaga yung naka-tricycle ka kasi hindi ka bubuwal eh. And then magaan din itulak. Kung mabalaho ka dyan, napakadali lang talaga makalis. Doon sa, dito sa video na to guys, makikita nyo yung mga dinaanan namin. Makikita nyo rin kung saan talaga yung mga side na may ibang daan. Tulad ng mga sa may banda umpisa, may mga tatlong daanan doon na split. Pero makikita nyo, magmi-meet lang din sila sa same na place. Itong unang, ano na to, batis na to, di ko na rin matandaan eh. At this moment kung nadaanan namin. Pero alam ko, ganda, no? Itong sign na to, sabi ko kasi dito, parang magandang tambayan. Kasi yung stream dito, talagang may halaman and mababaw lang. Parang maganda pang video. And then itong side na to, nakita nyo naman, ang ganda-ganda ng mga pine tree dito, nakaayos. Yung side dito, lahar din, pero na-compact na siya. Di tulad dun sa kaninang dinadaanan namin. Napakalaki guys ng diferensya kapag na-compact yung lahar. Tulad nitong dinadaanan namin talaga nito. Sobrang easy na niyan. Hindi naman lang bumabaon yung gulong ko sa putik ng lahar. Ayan. Pagdating dito, nagsisimula ng humirap kasi dito may tuyo na lahar and then konti na lang. Pagka dalawa na yung tricycle mamaya dito sa video nito, yun na yung malalim yung lahar. Pagpasensyaan nyo na rin yung boses ko guys kung paiba dito sa video na to kasi medyo tinamaan ako ng sakit noong before Christmas hanggang bago bagong taon, pero ayun, sa boses lang naman, sa ubo-ubo lang, so ayun, kaya naman, ayun, so hopefully okay yung voiceover natin. Ayun, so going back, so itong mga batis na dinadaanan natin, dinaanan din natin kanina, so dito lang talaga medyo mas nag-ingat pa ako kasi mag-isa na lang ako eh, sesemp lang pa, so yun talaga, iningatan. Dito kasi yung mga bato malalaki, so malaki yung chance na mag-slip yung mga bato kapag dumadaan ako. Kaya pinauna ko na sila. So ito nga pala guys, tong from campsite hanggang sa makalabas dun sa may bundok. Gagawan ko ng separate video pa ulit. Pero part na rin siguro nung ano, series natin, yung last part, yung raw uncut na travel. Kasi dito ang dami kong video na document talaga. Yun lang, hindi siya naka-high FPS kaya hindi ganong sharp yung mga pictures. Hindi ko alam bakit ganun. Pero ayan, gagawa natin ng uncut para makita nyo kung ano ba talaga yung normal lang, kung ano nangyayari talaga, kung ano yung mga pinagsasabi ko all throughout this travel. And yun nga pala guys. So mga gusto ko lang talaga mag thank you dun sa mga nagsusupport and then nagla-like, nagsusubscribe, nagko-comment. Ayun, lahat dun sa nanonood lalo doon sa channel natin. Kahit na ganito lang yung mga content natin, paputol-putol,
Ayun na, I really appreciate yung mga ayun, lalo na yung mga personally ko na receive yung feedback. Ayun, ilan lang naman yung tao na yan na nakakausap ko na ayun talaga yung mga sumusuporta. Ayun, sobrang hiyang-hiya ako kapag nakausap ko yung mga tao na yan. Kasi hindi talaga ako, guys, ano, ayun, hindi ako nagaganto nagsasalita. Ayun, talagang hobby lang, ginawang hobby. Ay ayun, maraming salamat talaga sa pagsuporta. Salamat, ah. Ha, ingat kayo. At Goya, salamat, ah. Salamat, to. Salamat, to. Naubos, eh. Dahil pag pala pupunta ka dito, tricycle, ano? Wala, natatakot ako ba na dito yung damay niya, ha? Hindi mo kulang-kulang dumudula. Maano po yung araw, Lar? Oo nga, eh. Ang lalim, sir. Hindi, ano lang, day tour lang kami, sir. Nagpa-tour guide na nga kami pabalik, eh. Opo. Mahirap po kasi, ano, manaliligaw din po kasi kung isa. Dapat sana, sir, doon po ka dumaan. Oo nga, eh. Namali ako. Yes, sir, salamat po. Ayaw niya, sir, yung medyo mabagal dyan. Pagka ganyan, kailangan medyo magunin pa. Ah, talaga? Parang may iba po lang. Katakot, eh. Salamat, sir. Doon yung papuntang power plant. Dito na yung pauwi. So dito yung sa Mapanwepe. Ayun, hanggang doon sa bundok na yun. Doon. So binayaran namin si kuya. Ayun. Ayun pala yung bridge, oh. Ayun yung bridge. Yung pula. Tara na. Uwihan tayo, guys. Ano nangyari? Ano nga ba tayo nagdaan? Oo, hindi ako. Ano ba dito? Okay na kami, ate. Okay na po. Ate, nagulat kasi kami, may nakahinto, eh. Papunta po ba daan? Iba? Papunta po kayo saan, sir? Olongga po? Olongga po. Sa Marcelino group niyo na ba? Mas okay po to. Oh, kasi kanina dito kami nanggaling, eh. Sige po. Okay, thank you. Ano, sir, mas maali ka po sa sir, ah. Thank you po. Malahal pa din po, ate. Hindi, alikabok lang. Balikan nyo nga pala yung last 20 seconds siguro and makikita nyo doon sa kaliwang side yung road na pinanggalingan namin kanina. And then ito yung road ngayon sa kanan na dinadaanan namin ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina, LAR Trail. Well, kasama to doon sa tinutukoy ko up to doon sa Mapanwepe Lake. Ito kasi mas well, mas patag to, though maraming mga tawag dito, mga kung ano-ano, iba-iba yung trail. Merong palikuliko, merong pababa. Ayun, hanggang sa makarating sa road sa umpisa ng video na to. Water break lang kami, mga sir, mga ropa. Ayan, buhay pa kami. Buhay pa kami. Grabe, guys, kung pupunta kayo dito at di nyo talaga alam, pasama kayo. Hindi dahil sa mahirap yung mga liko-liko, hindi mo alam kung saan liliko. Kasi may makakasabay kang tao, eh. Tsaka na may makakasabay ka. Kung saan may lahar, yun ang kailangan mo malaman. Kasi lahat may lahar, eh. Pero kung saan, merong dalawang liko kasi na yung isa may lahar, yung isa hindi. So yun yung dapat mong malaman. Ayun, shoutout nga pala sa Pabears. Ayun, lalo kay Kuya JC. Ayun, kung naghahanap kayo ng crispy pata sa Santa Rita, kontakin nyo yung Pabears. Ayun, lalagay ko yung contact dyan. Uy, may promotion pa tayo. Ayun, salamat kasi kay Kuya JC. Yung mga payo niya, ginamit namin dito kasi nung galing na siya dito. Ayun, shoutout kay Kuya JC. Iba natin shoutout. Ito, susunod na screen, 5 seconds. Ayan, so maraming salamat, guys. Tapusin lang namin uminom, tapos uwi na kami. Malapit na malobat yung GoPro. Konting ano na lang, video na lang pauwi. So maraming salamat sa panonood. Mag-comment kayo sa baba pag nagustuhan niyo yung video na to. Sobrang ano, rewarding. Hindi pa tapos yung adventure namin, uwi pa kami. So sana ligtas kami. Kung napapanood niyo to, ligtas kami na kauwi. O kung ayan, ligtas kami makakauwi. Ayan. Thank you, guys. Ingat. Hindi kami nagsasakay ng kambing. Welcome home. What up, guys? So average consumption natin ay 37 per kilometer sa trip A. Sa trip B, overall 40 per kilometer. Kasama yun yung nabalahaw tayo sa
Nabalaho tayo sa tawagan, Lahar. Nakauwi kami 7:13. Ang trip natin overall 275 kilometers. Okay naman yung motor. Bukas pa car wash na lang natin. Kita kits. Buksan ko lang yung ano. Yung pinto.